aktivista, nagsampalang kaso laban sa AFP at PNP. Mga grupo ng media sa Baguio-Benguet kinundina ang pagpapasara sa ABS-CBN. Luzon-wide lockdown, nagdulot ng malaking pinsala sa mga magsasaka ng Cordillera. NUSP Cordillera nanawagan ng pagsuspindi ng klase hanggat walang mass testing. Transport groups, umalma sa pagpapatupad ng jeepney phaseout sa gitna ng pandemya. Dumulog sa Commission on Human Rights ang mga leader aktivista sa Cagayan Valley para sampahan ng kasong paglabag sa karapatang pantao ang 17th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines matapos ang sunod-sunod na political harassments sa mga progresibong grupo. Ayon sa Karapatan Cagayan Valley, nagkalat sa buong rehiyon ng mga poster na nag-aakusang recruiter ng NPA ang mga legal na organisasyong masa. Naghain din sila ng reklamo kaugnay sa pag-aresto at pagkulong sa apat na magsasaka na miyembro ng Kakilingan Farmers Association. Samantala, sa Baguio City, nagpila ng kaso ang mga kabataang aktivista sa CHR Cordillera laban sa AFP at PNP dahil sa tuloy-tuloy na red tagging na ginagawa nito. Kinundena naman ng UP Baguio ang red tagging sa kanilang mga estudyante, organisasyon at alumni. Isinagawa naman ang voluntary search sa opisina ng Cordillera Youth Center bilang preemptive measure laban sa illegal search at tanim armas kagaya ng mga nangyari sa ibang rehiyon. Nanawagan ng Baguio-Benguet chapters ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP at College Editors Guild of the Philippines o CEGP sa National Telecommunications Commission o NTC upang ibasura ang cease and desist order laban sa ABS-CBN. Noong ika-5 ng Mayo, pinahinto ng NTC ang operasyon ng ABS-CBN dahil sa pag-expire ng prangkisa nito. Ayon sa NUJP Baguio-Benguet, ang pagpapasara ng ABS-CBN sa gitna ng pandemya ay hindi makatarungan dahil sa ganitong panahon mas lalo nangangailangan impormasyon ang bawat Pilipino. Sa kabilang banda, kinundin na rin ng CEGP Baguio-Benguet ang cease and desist order laban sa ABS-CBN. Ayon sa alyansa ng mga pahayagang pangkampus, pahirap ito sa mahigit 11,000 manggagawa ng istasyon. Sinabi rin ng tagapagsalita ng grupo na si Cristel Baptista na takot sa kritisismo ang isa sa mga dahilan kung bakit tahasang pinapasara ng administrasyon ang ABS-CBN. Matatandaan na matapos mag-issue ng cease and desist order ang NTC, ay inutusan kaagad nito ang kanilang regional offices na kaagad ipatupad ang order sa kani-kanilang lugar. Aabot na sa kalahating milyon ang lugi ng mga may-ari ng cutflower farms sa Bahong Latinidad mula nung ipatupad ang Luzon-wide lockdown hanggang sa mag-transisyon sa GCQ nitong Mayo. Samantala, 2 hanggang 4 na beses lamang sa loob ng 2 buwan, nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho ang arawang manggagawa sa cutflower farms. Ayon kay Punong Barangay Belmer Ellis, patuloy na tumataas ang nawalang kita sa lugar na inisyal na umabot sa 50 million pesos. Para sa mga nasa cut flower industry, ito na ang pinakamalalang krisis na sumalanta sa kanilang kabuhayan. Sa kabilang banda, nagsimula namang makabawi ang presyo ng broccoli at iba pang mga gulay ayon sa mga gardenero mula sa Sichupula, Poblacion, Tubabengket. Ngunit hindi pa rin umano matatapatan ang panunumbalik ng presyo ang halagang nawala sa kanila sa loob ng 2 buwan. Ayon kay Dexter Palcongan, mula sa dating netong kita niyang 100,000 pesos ay umabot na lamang sa 40,000 pesos nitong nagdaang anihan. Ganun pa man, maswerte pa rin umano sila kumpara sa mga gardenerong nasa ilalim ng sistemang pasupply na halos wala talagang kinita sa panahon ng lockdown. Samantala, natanggap na ng ilang magsasaka ang 25,000 na pautang mula sa SURE program ng Department of Agriculture. Bagamat nagpapasalamat sila sa magaang terminong nakapaloob sa nasabing pautang, hiling nila na madagdagan pa ito ng iba pang anyo ng subsidyo para sa kanilang pangangailangan. Sa ulat ng Office of Civil Defense Cordillera, umabot ng 1.64 billion pesos ang pinsalang tinamo ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Dahil sa COVID-19 pandemic, iginiit ng National Union of Students of the Philippines o NUSP Cordillera ang pagsuspindi ng mga klase online at offline hanggat hindi nakapagsasagawa ng mass testing sa bansa.
Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Luis Montenegro, ang pagpapatuloy ng online classes o flexible learning options o FLO ay usapin ang pagkakaroon ng sapat na rekurso, lalo na ng matinong internet connection at ng mga kagamitan. Matatandaan na simula pa lamang ng enhanced community quarantine ay panawagan na ng grupo ang pagpapatigil ng mga klase para sa kaligtasan at kalusugan ng mga estudyante. Kasabay nito, nanawagan din ng grupo na i-refund ng mga universidad ang mga hindi nagamit na tuition sa semestre. Noong 21 ng Abril, sinabi ni Mahar Lagmay ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team na mas makabubuti na isuspinde ang mga klase hanggang sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Ngunit tinuturan nito ni Commission on Higher Education at CHED Chairman Prospero De Vera III at sinabi niyang may mga lugar naman sa bansa na walang kaso ng sakit at maaaring magsagawa ng FLO. Samantala, binanggit din ni Montenegro na malaki ang posibilidad na tumaas ang dropout rate sa bansa kapag nagpatuloy ang nais ng CHED at ng Department of Education. Umalma ang mga transport groups ay sinasagawang pananamantala di umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa krisis pangkalusugan para maipatupad ang jeepney modernization program ng pamahalaan. Bago payagang makabalik pasada, kinakailangang pumaloob muna sa isang kooperatiba ang mga jeepney drivers at gagastos ng higit 1,000 piso para makakuha ng special permit, mga hakbang nakabilang sa jeepney phaseout. Ayon sa mga tsuper, nawalan na nga sila ng signifikanteng kita dahil sa lockdown at hakbang sa physical distancing, lalo pa silang ginigipit ng LTFRB, may patupad lamang ang modernization program. Inamin naman ni Department of Transportation Cordillera Director Francis Rey Almora na bahagi ng kanilang hakbang sa pagharap ng pandemya ang pagmomodernisa ng mga jeep. Tuloy din ang rationalization sa mga ruta na siyang permanenteng susundin ng mga drivers at operators. Giit ng transport groups, pahirap lang sa commuters at drivers ang modernization at rationalization, lalo sa gitna ng pandemya.